Pag-uusapan natin sa bidyong ito ang mga artistang todo din ay panoon, pero totoo naman pala ang mga kinasasangkutang isyu. Booking na, todo din ay pa. Narito ang Top 5. Top 5, Julia Montes. Sa loob ng mahabang panahon ngayon na si Julia Montes ay nasangkot sa issue na hindi umano ay nagdadalang tao sa unang anak nila ni Coco Martin at nanganak sa bansa. Lumitaw ang issue na hindi matatapos dahil walang pag-amin sa kampo ng dalawa. Kahit na nagkaroon ng ulat na naging topic sila ng mga blind item, wala ni isa sa kanila ang umamin sa issue. Sa katunayan, pinag-uusapan ng relasyon nila ay hindi pa rin nakukumpirma. Ang usap-usapang pang ito na siya ay nanganak ay sinasabing nangyari sa huling bahagi ng Marso noong isang taon. Ang lumalabas na balita ay nanganak daw si Julia sa isang hospital sa San Juan City. Gayunpaman, ang mga ito ay nananatiling chismis pa rin hanggang walang pag-amin sa kampo ng dalawa na si Coco Martin. Kahit ang management ng company ni Julia ay naging tikom ang bibig sa nasabing issue at sinasabing ang pag-alis ang ginawa ni Julia ay para magbakasyon sa biological father nito sa Germany. Subalit malakas ang kumpiyansa ng showbiz insider na itinatago lamang ni Julia ang kanyang pagbubuntis at panganganak dahil wala namang kumpirmasyon na naganap sa pagitan ng dalawang aktor tungkol sa kanilang relasyon. Marami din ang naglabasang akahaka abang pinapanganak ni Julia ang kanyang unang baby ay nakatakip ang mukha nito upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan sa mga staff ng hospital. Kung ano ang naganap noong Marso at Abril 2019. Hinihintay pa rin ang karamihan ng official statement ni Coco at Julia ukol sa usaping ito. Top 4, Sara Labati. Taong 2013 ang mapaulat ang legal issue sa pagitan ng kampo ni Sara at ng dating management mother network nito sa GMA7. Kasabay ang nasabing issue ang desisyon sa pag-alis ni Sara sa bansa upang magpunta sa Switzerland. Dahil sa kanyang pagbubuntis sa unang anak nila ni Richard Gutierrez, makalipas ang isang taon sa pamamagitan ng reality show na It Takes Guts to Be Gutierrez, ipinakilala nila ni Sara at Richard ang kanilang 1-year-old boy na si Sion. Paliwanag ni Richard, ang desisyon nilang ilayo muna si Sara sa mga mata ng publiko ay upang maprotektaan ang anak nito sa kontrobersiya at dahil tumatakbo pa rin ang legal issue nila sa Mother Network. Ngunit matatandaan din noong pumotok ang balibalitang aalis si Sara Labati patungong ibang bansa upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral, maraming tao ang pinag-usapan ng pag-alis na ito at nagsabing itatago sa Switzerland ang kanyang kondisyon. Gayunpaman, mariin na itinanggi ang kampo ni Richard ang chismis sa pagbubuntis ay sadyang bulong-bulungan lamang. Ngunit nagawa lamang nila na hindi aminin ang pinag-uusapang isyu dahil sa bata na iniiwasang madawit sa usapang legal na hinaharapan nila noong panahong iyon. Inamin ang kampo ni Richard na gusto nilang dalhin sa Pilipinas si Sion at hindi na iniisip kung ano pa man ang mangyayari kung ito ay makikita ng publiko. Nagawa na lamang sila ng paraan para hindi pansin ang kanilang pagdating. Subalit umapila ang ina ni Richard ni si Annabel Rama sa kanila ni Sara na pag-isipang mabuti ang gagawin. Kinalauna nang matapos ang legal battle nila Sara at right timing sa pagbabalik ng bagong season na It Takes Guts to Be a Gutierrez dito na maluwag na pinag-usapan si Sion at nakahinga na maluwag din si Sara sa pangapangyayaring ito. Top 3, Sophia Andres. Ipinaliwanag ni Sophia ang tunay na dahilan kung bakit ito ay tinago ang pagdadalang tao. Ayon sa aktres, ginawa niya ito dahil na rin sa payo ng kanyang kapatid at naisip rin ni Sophia na pag-uusapan ng kanyang pagbubuntis at magkakaroon ng maraming katanungan kung bakit ito maagang nabuntis. Inisip ng kanyang pamilya ang masama ang magiging epekto sa kanyan at sa bata na maaaring maging sanhi ng kanyang pagka-stress. Matatandaan nagtungo si Sophia sa Australia upang doon ituloy ang pagbubuntis at para doon na rin manganak. Umalis siya sa Pilipinas noong August 2019. Mag-isa lamang itong bumiyahe at sumunod na lamang kanyang ina noong malapit na siyang manganak.
Father's Day nitong taong 2020 nang ipahayag ni Sophia sa mundo ang kanyang pasasalamat sa ama ng kanyang unang anak. Dito sinabi ng aktres na siya ay may 7-month-old na baby girl. Hindi pinagsisisiya ni Sophia ang kanyang naging desisyon, nawang pagtatago sa bata dahil naisip lamang nito ang magiging epekto sa bata at pati na rin sa kanyang sarili. Sa ngayon, masaya silang magkasama ni Daniel Miranda na nagpapalaki sa kanilang baby girl. Top 2, Bugoy Carino at EJ Laure. Sa wakas ay siniwalat ni EJ Laure ang kanyang pamilya sa mundo sa pamamagitan ng video ng kanyang matagal na kasintahan na si Bugoy Carino, ang kanilang sanggol na si Scarlett. Ang kanyang pag-amin ay naging senyales ng paginto ng mga chismis at 3 taong ding umikot at pinag-usapan kasama ang naging injury nito sa loob ng kanyang volleyball career sa UST. Ang espekulasyong ito hindi natapos at nagsunod-sunod ng 3 buwan ay nadagdagan ang isyu na may namumuong relasyon sa pagitan nila ng aktor at hashtag member na si Bugoy Carino. Sa isang interview sa kapwa hashtag member na si Jamison Blake, nakumpirma ang suspension ng aktor mula sa grupo ngunit walang malinaw na dahilan na inilabas sa pagkakasuspende nito. May 2019 nang bumalik sa paglalaro ng volleyball star na si EJ sa parehong Professional League PSL sa UST. November 2019, todo deny pa rin si Bugoy sa mga naglalabasang litrato at may kasama siyang baby. Ngunit sa pagsapit ng 2020 at sa balitang suspendido ang UAAP volleyball dahil sa pandemic, biglang inamin at inilabas ni EJ at Bugoy ang tungkol sa pamilyang kanilang binubuo. Inamin naman nila ang matagal na usapan na hindi pa rin nalalaman ang tunay na dahilan ng pagtatago nila dito. Marahil ito dahil minor de edad si Bugoy nang magkakilala sila ni EJ at mali-balitang nagdadalang tao ang volleyball star. Siguro yung girlfriend ko pinapakita ko sa social media. Pero hindi siya nabuntis. Ngayon po babalik na siya sa akin. Top 1, Gerald Anderson at Julia Barreto. Nabuhay na naman ang issue sa pagitan ng aktor na si Gerald Anderson at ang aktres na si Julia Barreto. Tatandaan nung nakaraang taon lamang nang mapasama sa isang malaking balita ang pangalan nilang dalawa dahil sa hiwalayang naganap sa pagitan ni Bea Alonso at Gerald Anderson. Walang pag-amin sa dalawang kampo at sinasabing sila ay matalik na magkaibigan lamang. Subalit itong nakaraang araw lamang ay lumabas na naman ang usap-usapang hindi naman nagwakas ang romantic relationship sa pagitan nilang dalawa. Pareho namang mariing itinanggi ni Gerald at Julia Barreto ang relasyon nila. Nakuha naman ang pansin ng mga netizen ang nakakaintrigang larawan ng aktor na naipost itong Hunyo sa kanyang IG account. Nahawak kamay ang isang misteryosong babae. Muling nabuhay ang isyu ng pagdidate nila ng aktres na si Julia Barreto. Sa post nito, maraming netizen ang naniniwalang tuloy pa rin ang kanilang relasyon, nakakapagpalakas sa kanilang kutob sa pagsasama nilang dalawa sa isang project para tuluyang malabanan ng virus outbreak dito sa bansa. Hindi man direktang ipinost ni Gerald ang pangalan ni Julia sa listahan nito ng mga pinasasalamatan sa isang emergency quarantine facility ng kanilang itinatayo. Nagka-idea ang karamihan, ito rin ang tinutulungan ng aktres. Maala-ala naman nagsimula ang espekulasyon ng relasyon nila sa pelikulang Between Maybes, sa kissing scene nila nang naging dahilan ng hiwalayang Joslia sa totoong buhay.